Tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa mga oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na aming pong nararanasan na nagmula po sa inyo diyan sa kaitaas-taasan. Pagpalain niyo po kami, lalo tigit sa mensaheng aming mapapakinggan sa oras pong ito. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sabihin ang problema mo na magtiwala ka, di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. Tumawag ka lamang, di ka mabibigo. Sino ba ang tutulong
sa'yo kundi ang Panginoon. Kaibigan mo ang Diyos. At kung nasaktan ka ay huwag kang susuko. At kung may takot ka ay huwag kang tatago. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. Tumawag ka lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo siya. Kaibigang twina. Sino ba ang sa'yo kundi ang Panginoon. Kaibigan mo ang Diyos. Ngayong alam mo na na may kasama ka. Ngayong alam mo na ang di ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. Tumawag ka lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo siya. Kaibigang twina. Sino ba ang tutulong sa'yo kundi Magandang araw po sa inyo muli, mga kapatid, mga kaibigan, at sa mga manonood. Lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y binigyan ng Diyos ng panibagong buhay at panibagong araw sa kabila po na nangyayari pong mga sakuna at kalamidad sa ating pong mundo. Gaya nga po ng mensahe ng awit na ang Panginoon lamang po ay ang ating tanging kaibigan. Pero bago po tayo magpapatuloy sa ating pong pag-aaralan na mensahe ng salita ng Diyos, ininbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat o Diyos sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Kagaya nga po ng awit na aming napakinggan po kanina, ay kayo lamang po ang aming pong tanging kaibigan na masasandalan na kahit sa kabila ng mga kahirapan, mga problema, hindi nyo kami iiwanan ni pababayaan man sapagkat iniibig nyo po kami ng walang hanggan. Maraming salamat o Diyos sapagkat sa araw na ito ay kami po inyong binigyan ng panibagong lakas at panibagong buhay. Aming dalangin po nawa sa pag-aaral po namin muli na inyong pong banal na salita, bigyan kami ng karunungan, katilinuhan at lalong higit sa lahat ay ang unawa. At nawa po Diyos, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon. Amen. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong pag-aaralan sa mga oras nito ay may pinamagatang sa puso ni Jesus. Hanapin ang at iligtas ang nawaglit.
Ngayon po ay tayo po ay ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa aklat po ng Lucas chapter 15. Merong tatlong bagay o tatlong senaryo ang ating pong mapag-aaralan po dito. Una, alamin natin kung ano ang nasa puso ni Jesus sa kanyang talinghaga na kanya pong sinabi sa aklat ng Lucas 15, may talatang 4 hanggang 17. Naalala po natin sa ating, kapag binasa po natin ang aklat po ng Lucas, makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na merong isang daan, may isang daang tupa, at ang isa ay nawaglit o nawala. Ang ginawa ng pastol o itong tagaalaga ng tupa, ang kanyang ginawa ay iniwanan niya ang 99 na mga tupa at kanya pong hinanap ang nag-iisang naligaw na tupa. Ngayon, nung kanya pong itong nahanap mga kapatid, mga kaibigan, ang ginawa po ng pastol na ito ay kanya po itong inilagay sa kanyang balikat at siya po ay pauwi na tuwang-tuwa. Kagaya nga po ng sinasabi ng Panginoong Hesus na napakalaking kagalakan sa langit kapag ang isang taong makasalanan ay nagsisi. Ang sabi nga po sa sulat ng mayroong isang pinakatanyag na babae na nagsulat ng isang aklat, ang sabi niya, dahil ang tao ay nagkasala, ang sabi daw, kinalimutan ng Diyos o iniwan ng Diyos ang kanyang kaharian sa kalangitan at maraming mga anghel at siya po'y bumaba at hinanap niya po ang mga tao na at gusto niyang panumbalikin ang mga taong nagkasala. So sabi doon, kahit isa lamang na tao ang nawaglit, kayang iwan ng Diyos ang lahat na meron siya para lamang itong isang taong ito ay maligtas. Gayon po kaimportante na sa Diyos ang isang tao na manumbalik loob sa Panginoon. Pangalawa, ang nawawalang pilak. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas 15, may talatang 8 hanggang 10. So ang kwento po dito mga kapatid ay meron pong isang babae na meron po siyang 10 pilak. At sa 10 pilak na yon ay meron pong nawalang isa. Diba po kapag tayo po ay meron pong isang bagay, o halimbawa yung cellphone natin ay nawala sa ating kwarto o nawala sa ating bahay o meron yung importanteng bagay na gusto mong hanapin kaso di mo makita-kita, ang ginagawa po natin kahit po minsan tayo ay tinatamad na maglinis ng bahay, maglinis ng kwarto ay nagagawa po natin para lamang mahanap po ang nawawalang bagay po na yun. Kapag, di ba, kapag ito po ay ating pong nasumpungan, kapag ito po ay ating nakita muli, ay napakalubos ang kagalakan ng ating puso. So dito po ay ipinapakita, merong 10 pilak, nawala yung isa. Tapos ang ginawa ng babae, nung kanya pong nilinis ang kanyang bahay at ito po ay nakita niya po ang nawawalang pilak, ay lubos po ang kanyang kagalakan. So ano po yung una? Ang una po ay nawawalang tupa. Ang kwento po na yun, mayroong isang daan na tupa at nawala yung isa. Iniwanan niya yung 99 at hinanap niya po yung nawawala. At nung kanya pong natagpuan, ay kanya po itong pinanumbalik sa kanyang kawan at napakalaking kagalakan na meron siya. Ang ikalawang parabola o talinghaga na sinabi ng Panginoon, ang nawawalang pilak. Ulitin ko po, merong 10 pilak, nawala yung isa, tapos naglinis siya, hinanap niya ng hinanap hanggang natagpuan niya ang pilak na ito at lubos ang kanya pong kagalakan. Ano naman po ang ikatlong talinghaga na sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas 15? Ang sabi dito ay ito'y tumutukoy sa alibughang anak. Siguro yung salitang alibughang anak, yung parang kung sa ating salita ngayon o termino ay pasaway na anak. At naalala po natin ang kwentong ito,
di ba, madalas ito po'y palagi nating napapakinggan. Nung tayo po'y bata pa, palagi po natin itong napapakinggan sa mga Bible story na meron pong isang mayaman na tao na meron po siyang dalawang anak, panganay at bunso. At itong bunsong anak niya ay napakasutil, napakapasaway talaga. At para bang yung tinatawag nating rebellious, ayaw talagang sumunod. Pero dahil po ang kanilang ama ay sobrang bait at sobrang napakabuti, ang itong bunsong ito, ang ginawa niya, kahit buhay pa ang kanyang ama, 'di ba po kapag dapat patay na bago ibibigay sa atin yung pamana, kapag lima, di naman po kami mayaman, pero di ba kapag merong, kapag may mayaman ka at marami kang ari-arian, ay kapag bago ka mamatay, ang ginagawa po madalas ay gumagawa po ng testamento para kapag kapag namatay po yung isang tao ay may papasa niya sa kanyang mga anak. Pero ang ginawa ng pasaway na anak na ito, itong alibughang anak, ang ginawa niya po mga kapatid ay kahit buhay pa ang kanyang ama, ang ginawa niya, sabi niya, "Ama, kukunin ko lahat ng aking mga pamana na para sa akin." At gusto niya, no, kasi siguro ang iniisip ng batang ito, itong anak nito, ang iniisip niya siguro ay parang ano na lang, para siyang para bang nakakulong siya sa tahanan nila, gusto niya maging malaya. Madalas sa panahon po natin ngayon, ang mga kabataan na kagaya po namin, madalas ay kapag sa bahay, madalas gusto namin kami po ay malaya. Kasi madalas napapakinggan namin sa madalas sa aming mga magulang, ay madalas gusto na, na sinasabi, "Anak, bawal yung ganito, bawal yung ganyan, mag-aral ka muna, huwag ka muna mag-girlfriend, mag-boyfriend, magtapos ka muna ng pag-aaral, tapos pag kapag makatrabaho ka ay tutulungan mo kami." Madalas ganyan po ang naririnig po sa panahon po natin na ang mga kabataan para bang nagrereklamo. Siguro itong kabataan ito ay siguro hindi naman siguro sobrang higpit ng kanyang ama. Kasi ang kanyang ama ay sobrang napakabait. Pero dahil sa sobrang kabaitan ay siguro itong batang ito ay naging spoiled. At ang ginawa niya, sabi niya, "Ama, kukunin ko lahat ng aking mga pamana na para sa akin." Sa madaling sabi, ang ginawa ng ama, dahil, sa dahil siya po ay napakabait, sabi niya, "Sige anak, ibibigay ko ang nais mo." Sa madaling sabi, binigay sa kanya yung pamana. Parang ito lang po ang naging masaklap kung ating pong papansinin ang kwento ng talinghaga ng alibughang anak na para bang gusto ng anak na mamatay na yung tatay niya. Yung para bang ayaw niya nang hintayin na mamatay yung tatay niya bago makuha yun, yung kanyang gusto. Minsan may mga, sa panahon natin ay marami talagang sutil na mga kabataan. Pero minsan ay dahil nga sa pag-ibig ng magulang, ay minsan ay ibinibigay nila ang mga gusto ng kanilang mga anak. Dumating sa punto na dahil itong alibughang anak, mga kapatid, mga kaibigan, nung siya po ay nagkaroon na ng kayamanan, nakuha niya na yung pera niya, pumunta siya sa ibang lugar, siguro kung sa panahon natin ay kung ano yung, kung saan yung lugar o saan yung bansa na magandang lugar at maraming kasayahan, ay siya po ay pumunta doon. Madalas po mga kabataan po ngayon sa panahon natin ay kung ano yung uso, ay yun po ang madalas na ginagawa. Ngayon po sa madaling sabi, itong kabataan ito, itong alibughang anak na ito, ginawa niya lahat ng kanyang gustong naisin, na gustong gawin para maging masaya siya, para maging satisfied siya sa kanyang sarili. Kaya ang ginawa siya, nag-inuman, siya po ay, sabi dito ay siya ay pumunta sa mga bahay aliwan at lahat ng kanyang pera, basta ang ginawa niya, siguro kasi dahil mayaman siya, marami siyang pera, ang ginawa niya, nanlibre siya sa kanyang mga ano, kanyang mga katropa hanggang sa naubos po ang kanyang pera. At sa madaling sabi, ang sabi po doon sa kwento ay nung naubos ang kanyang pera, dumating sa punto na walang-wala na talaga siyang pera at walang-wala na siyang makain. Kaya ang ginawa
niya po mga kapatid, mga kaibigan, ay siya po ay naghanap po ng trabaho. Eh dahil nga itong itong anak na ito, itong bunsong anak na ito ay wala pong kaalam-alam sa trabaho, ay nag-apply po siya, sinubukan niyang mag-apply ng trabaho. Kaso nga dahil wala po siyang experience, kaya ang nangyari po mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po siya tinanggap. Kasi, di ba kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, dapat tatanungin ka kung ito ba, alam mo ba to, paalam mo ba kung paano to gawin? Sa madaling sabi, wala po siyang kaalam-alam, hindi niya po alam paano po magtrabaho. Sa madaling sabi, habang sa paghahanap niya ng mga trabaho, wala talagang tumanggap sa kanya. Dumating sa punto na may nakita po siyang may mga pigiri. Kung sa term natin ngayon ay pigiri, yung mga nag-aalaga ng baboy. Noong unang panahon po pala, mga kapatid, mga kaibigan, kasi kapag may pigiri ka, para bang sosyalin eh, di ba? Sosyalin, magandang hanap buhay. Pero noong unang panahon, sa panahon ng Panginoong Isus, kapag ikaw ay may ang trabaho mo ay taga-alaga o taga-pakain ng baboy, ay yan po ang sabi po ng sa biblical background, mga kapatid, yan po ang pinaka-worst o pinaka-mababang uri ng trabaho ng panahong iyon. Pero sa madaling sabi po, itong alibughang anak ay dahil nga wala po siyang mahanap na matinong trabaho, ay para po siya makakain, ay namasukan po siya doon. At dahil nga po sa habang siya ay nagtatrabaho, at gutom na gutom po ang kanyang sikmura, gutom na gutom siya, gusto niya nang kumain. Habang siya ay nagpapakain, pansinin po natin, di ba? Habang siya ay nagpapakain, ang nangyari po ay siguro nagmamasid siya at yung baboy ay sobrang sarap na sarap sa pagkain. Di ba? Pag kumain yung baboy, ganun. Di ba yung kung sa Bisaya pa po mga kapatid ay tinatawag po yung habhab. Yung parabang wala nang nguya-nguya, dire-diretso na lang. Ngayon po mga kapatid, ay dahil sa sobrang gutom niya, alam niyo po mga kapatid, noong unang panahon, kapag ikaw po ay naalala ko sa probinsya namin sa Davao, ay kapag yung kapitbahay namin, kasi meron po silang mga alagang baboy, ang ginagawa po nila ay humingi po sila sa amin ng sa salitang Bisaya, yung pasaw o yung kaning baboy, kung sa Tagalog. Ang ginagawa po nun, yung kaning baboy, ito po yung mga, yung mga panis na mga kanin, o kaya mga buto-buto. Kapag ipakain mo sa aso, mga kapatid, mga kaibigan, hindi kayang kainin ng aso. Pero pag ipakain, yung hindi kayang kainin ng aso, ipakain mo sa baboy, gustong-gusto po nila yun. Alam niyo po, ini-imagine ko habang binabasa ko po ang aklat na ito, ay nakita ko po na grabe, napakadugyot, napakadiri po mga kapatid. Pero dahil nga sa wala siyang magawa at sobrang gutom na siya, ang sa madaling sabi ay kinain niya po ito. Pero habang siya po kumakain ng pagkain ng baboy, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung ating pong babasahin ang aklat ng Lucas 15:11-32, kung ating pong isa-isahin ang talatang ito, ay ang sabi po doon sa kwento, mga kapatid, parang bigla siyang napaisip. Ang sabi niya, bakit ako nagtsatsaga sa mga bagay na ito? Bakit ako nagpapakahirap dito? Ang sabi niya sa kanyang sarili na na-realize niya habang kanyang pinag-iisip-isip na naalala niya yung kanyang ama, naalala niya yung kanilang bahay, naalala niya yung kanilang lugar, at napag-atanto niya, napag-isip-isip niya na bakit ako naghihirap? Yung mga alipin nga ng aking ama ay nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw, bakit ako nagpapakagutom? Kaya ang sabi niya, na nakita niya sa kanyang sarili na napakalaki ng kanyang pagkukulang sa kanyang ama. Napakalaki ng pagkukulang niya sa Diyos, sapagkat sabi niya sa kanyang sarili. Sabi niya sa kanyang sarili, ako'y babalik sa aking ama at aking sasabihin, Ama,
ako'y nagkasala laban sa iyo at laban sa Diyos. Huwag mo na akong ituring na bilang anak, kundi ituring mo na lamang akong bilang alipin. Kasi na na-realize niya mga kapatid, ang mga alipin ng kanyang ama, nakakain. Nagtatrabaho, nakakain. Kahit ang sabi niya sa sarili niya, kahit hindi na ako ituring na aking ama na ako'y anak, kahit ituring na lang akong alipin, basta ako lang ay makakain. Sa madaling sabi ay, alam niyo po mga kapatid, napakaganda kung tayo po ay meron pong mga desisyon at meron tayong mga plano. Pero kapag ang isang desisyon ay walang action, wala ding kwenta. Kaya ang ginawa ng batang ito, ng alibughang anak na ito, ang ginawa niya ay bumalik siya sa kanilang lugar. Imagine niyo po mga kapatid, mga kaibigan, meron kang sapatos o meron kang tsinelas, tapos maglalakad ka ng nung unang panahon, sa panahon nila ay hindi pa uso yung mga kotse, hindi pa uso yung mga tren o mga airplane. Ang ginagawa nila ay sasakay sila sa kabayo, sa donkey o kaya sasakay sila sa camel. Pero kapag wala kang pera, wala kang pangbayad, ang gagawin po, mga kapatid, mga kaibigan, ay kailangan nyo pong maglakad. Nalala ko po nung ako po ay na-assign sa Zambales, sa mga katutubong Aita noong nakaraang taon lamang po, mga kapatid, ay ang ginawa ko po doon, dahil nga po wala pong masakyan, ay kapag ako po ay pupunta sa isang lugar, sa isang village na sobrang napakalayo, ay halos medyo malapit, 3 hours na lang, malapit na po yun sa bundok ng Pinatubo. Ang nilalakad ko po mga kapatid ay umaabot sa 3 hanggang 5 oras. Yung pinakamalayo pa, kung tatawid pa ako ng isang bundok, halos mga 8 oras. At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, na yung tsinelas ko at yung sapatos ko minsan ay medyo numipis na at nagkakaroon na po ng butas. Yun po ay mga 5 oras o 8 oras ay numinipis na ang aking pong tsinelas, ang aking panyapak. How much more pa kaya kung ilang araw o ilang buwan kang maglalakad para po mapuntahan niyo po ang isang lugar. Imagine niyo po, mula rito sa Cavite, papunta kang Ilocos. Ah, sobrang layo po nun. Di ba po? Isipin po natin kung yan po ay lalakarin lang po natin. Napakalayo. Kaya kung wala po tayong ekstrang tsinelas o sandal sa panahong iyon, ay malamang po ay sira po ang ating pong panyapak. Pero ang sabi po dito mga kapatid, sa kwentong ito ay sa madaling sabi, nung siya po ay bumalik sa kanilang tahanan, malayo pa lamang siya ay nakita na siya ng kanyang ama. At ang ginawa ng kanyang ama ay siguro alam niyo po yung kapag kayo po ay may anak na napahiwalay o yung kaibigan mo o mahal mo sa buhay na sobrang tagal niyo pong hindi nagkita. Di ba po kapag, halimbawa, kapag sa mga nanay, sa mga tatay, alam nyo po ang tindig ng inyong mga anak. Kahit pumayat yan, kahit tumaba yan, kilalang kilala nyo po ang inyong mga anak. Di ba po? Kaya ang ginawa ng itong tatay na ito mga kapatid, kung ating mapapansin ang sa kwento ay, kung ating mapapansin ay doon pa lamang sa labas ng pintuan o sa gate ng bahay na nila, ang ama ay palaging nakamasid. Ibig sabihin po noon mga kapatid, mga kaibigan, ang ama ay palaging nananalangin sa kanyang anak na sana ay bumalik na ito. Alam niyo po, naalala ko po nang ako po ay high school, ang sabi ng aking nanay ay, anak, umuwi ka ng maaga, huwag kang magpagabi. Kaya ako naman po mga kapatid, mga kaibigan, ay sobrang bait ko ay umuwi na rin ako ng umaga. Mga alas dos na yata yun o alas tres ng madaling araw. Kasi bawal daw magpagabi, bawal daw po sobrang gabi. Kaya ang ginawa ko po, umuwi ako ng umaga. Pag-uwi ko po ng bahay mga kapatid ay akala ko ang aking inay o ang aking nanay ay natutulog na.
Sabi ko, dinadahan-dahan ko pa yung pinto at dinadahan-dahan ko siyang buksan. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito po yung natutunan ko. Kaya mga kabataan, mga anak, pahalagaan niyo po ang inyong mga magulang. Sapagkat, sa madaling sabi po mga kapatid, nung pagbukas ko po ng pinto ng bahay namin, akala ko po tulog na aking nanay. Yun pala mga kapatid, hindi makatulog ang aking nanay sapagkat ako'y kanyang hinihintay na makauwi. Ganon din ang naramdaman ng tatay ng alibogang anak na ito. Kapag ang iyong anak ay nasa malayo sa iyong piling, ay hindi po tayo, para bang wala po tayong kapanatagan sa ating pong puso. Ang mga magulang ay hindi sila natutuwa na ang kanilang mga anak ay mapahiwalay. Ang mga magulang ay nandyan naghihintay na manumbalik ang kanilang mga anak at sila po muli ay batiin. Kaya kung meron po kayong pagkakataon na bisitahin muli ang inyong mga mahal sa buhay, kahit walang okasyon, di mo naman kailangan ng may okasyon para bumalik o bumisita. Kailangan gawin mo kahit wala. Kasi alam mo na sila ay naghihintay. Gusto nila na tayo ay bibisitahin sila. Sa madaling sabi, balik po tayo sa kwento. Sa madaling sabi, itong tatay na ito ay malayo pa lamang ang kanyang anak. Ay nakita niya na ito, natanaw niya na. Sabi niya, ito yung anak ko. Kaya ang ginawa niya, tumakbo po siya at niyakap niya ang kanyang anak. Mayroon sanang gustong sabihin ang kanyang anak. Kasi diba sabi ng anak ay mangingisa ng sorry. Pero dahil sa sobrang higpit ng yakap ng kanyang ama sa kanyang liig, na halos hindi siya makahinga, at siya'y hinagkan-hagkan. Imagine niyo po mga kapatid, ang trabaho ng alibogang anak na ito ay tagapakain ng baboy. Siguro napakabaho. Diba alam niyo po, pag kayo po'y pumunta sa pigiri, ay napakabaho. At itong anak na ito ay walang ligo-ligo. At imaginein po natin ilang araw na, ilang panahon na walang ligo-ligo ang kanyang anak at sobrang pangit na ng damit. Pero hindi inisip ng magulang kung ano ang amoy, kung ano ang itsura ng kanyang anak. Hinagkan niya po, iniyakap niya po ito at hinagkan. At sa sobrang ano niya, sa sabi niya mga kapatid, ang ginawa niya ay yung damit ng kanyang anak na sobrang dugyot, ang ginawa ng ama ay kanyang pinalitan ng kanya pong damit. At ang sabi na ano, ang sabi niya, na palitan din ang sandalyas o sandal ng kanyang anak sapagkat siguro po ito po'y pudpud na. At ang ginawa ng ama ay, ang ginawa niya, yung singsing ng tatay, ang ginawa niya ay isinuot niya doon sa kanyang anak. Ang tanong po mga kapatid, ano kaya yung sumisimbolo sa singsing? Sinasabi po ba ng Biblia na tayo po ba ay dapat magsuot ng singsing din? Kasi ito po ay parabola din ni Jesus na yung tatay ay binigyan niya ng singsing ang kanyang anak. Hindi po ibig sabihin na dapat po tayong magsuot ng singsing. Hindi po yun ina-advise. Pero ano po ba ang meaning po ng singsing na yun? Ipinapakita kasi ang singsing kasi, nung unang panahon, meron siyang purpose. Ang purpose po ay kapag isang mayaman ka, halimbawa meron silang kalatas o yung scroll, o kaya mga documents, ang ginagawa, yun po yung ginagawang pang-stamp o pang-selyo. Kaya ang ginagawa, ang ibig sabihin, ang singsing ng panahon na yun ay nagpapakita ng authority. Na ibig sabihin na yung authority ng ama ay ipinasa niya sa kanyang anak. Ibig sabihin po mga kapatid, na ipinapakita dito na kahit na ang sabi niya, ang sabi ng ama na itong anak ko ay patay at muling nabuhay, at siya po'y nawala at ngayon po ay nasumpungan. Gaya nga po ng sinasabi ng aklat ng Juan 3:16. Ang sabi po dito mga kapatid ay ito po'y napakagandang mensahe po para sa atin sa mga oras nito. Ang sabi dito, sa aklat ng Juan 3:16, ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ipinapakita sa atin ng Diyos na dahil sa pag-ibig niya sa atin na kahit ang nag-iisa niyang anak,
kaya niyang isakripisyo alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat. Ang Diyos ay kaya niyang isakripisyo ang kanyang anak para lamang ikaw at ako at tayong lahat ay para po tayo maligtas. Sabi po dito, at ang anak din naman ay willing siya na isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Na ang sabi dito, na kung ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malapit na po tayo magtapos. Ito po ang mga punto ng atin pong mensahe sa mga oras nito. Ano po? Mga punto. Una, ang nawawalang tupa, ang mensahe sa nawawalang tupa, ang ibig sabihin ay alam niya na nawawala siya, pero di niya alam kung paano bumalik. Pangalawa, ang nawawalang pilak, ano po ang ibig sabihin po daw na iyon? Hindi niya alam na nawawala siya, kaya hindi siya bumabalik. Ikatlo, ang alibughang anak. Alam niya na nawawala siya, kaya alam niya kung paano at saan siya babalik. Dito po mga kapatid, mga kaibigan, sa mga puntong ito ay ipinapakita sa atin na ang nawawalang tupa ay ito yung mga tao na minsan ay nasa piling ng Diyos. Ngunit dahil sa pagkakasala, tayo po ay naligaw at tayo po ay lumayo. At sila po ay hindi nakatanaw at hindi nakakita ng katotohanan. At ang sabi po dito, sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, sapagkat tayong lahat ay kawan ng Diyos, gusto niya na kahit na tayo po yung pinakamasamang tao sa mundong ito, willing pa rin ang Diyos na iwan ang 99 na mga tupa at ikaw ay hanapin ng Diyos. Pangalawa po mga kapatid, ito po yung mga tao na mahilig sila magsimba. Nagsisimba sila, nag-worship sila, nagsasalita sila, nangangaral sila ng salita ng Diyos. At ito rin yung mga tao na palaging nananalangin. Pumupunta ng simbahan, nagdadasal, naglilingkod sa Diyos. Ano man ang kanilang mga ministry, maraming ministry. Pero dumating sa punto ng kanilang buhay, pansinin po natin, ang nawawalang pilak, ang tanong, saan po ba siya nawala? Sa labas po ba ng bahay o sa loob? Diba po sa loob? Na ipinapakita na sumisimbolo ito sa iglesia o sa simbahan. Na minsan, yung feeling natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, pero yung puso natin ay wala sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang panawagan ng Panginoon, baka tayo po ay naliligaw na. Baka tayo po ay hindi natin alam na kahit tayo pala ay naglilingkod, ang puso pala natin ay malayo na sa Diyos. Kaya ang sabi dito, na dapat po ating saliksikin ang ating sarili. Baka tayo po yung nawawalang pilak. Baka tayo po yung nawawalang pilak na akala natin ay tayo naglilingkod sa Diyos, ngunit ang ating puso ay napakalayo sa Kanya. Pangatlo mga kapatid, ang alibughang anak. Sabi dito, alam niya na nawawala siya, kaya alam niya kung paano at saan siya babalik. Ito po yung mga tao na nakatanggap ng salita ng Panginoon. Ang problema po mga kapatid, dumating sa punto dahil sa kanilang kalayawan, dahil sa kanilang kagustuhan, ay sila po ay naakay ni Satanas. At dumating sa punto ng kanilang buhay, sila po ay nag-backslide. Sila po muli ay gumawa ng mga kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Dumating sa punto na tumalikod sila sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, itong alibunghang anak, alam niya ang pangaral ng kanyang ama. Ibig sabihin, itong taong ito, alam niya ang pangaral ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos, ngunit kanya itong tinanggihan at siya ay naligaw ng landas. Pero ang sabi dito, alam niya na siya'y nawawala. Pero alam niya rin kung saan babalik. Ang tanong lamang po, kung tayo minsan sa buhay natin ay nag-backslide, tayo po ay tumalikod sa Diyos, alam po natin ang katotohanan. Ang Diyos pa rin ay naghihintay
sa kanyang tahanan, na nais niya tayo po ay lumapit at magbalik loob sa kanya, na ang gusto ng Diyos tayo ay lumapit muli at tayo kanyang tatanggapin. Alam niyo po mga kapatid, ay ito po meron pong pinakahuling, hindi lamang po pala alibughang anak, kundi alibughang panganay. Kasi sa kwento po na yun mga kapatid, ay ating titingnan kung itong panganay ba ito ay alipin ba siya o anak. Pansinin natin, sa Lucas 15:25-29, sabi po dito, nasa bukid nga ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinatanong kung ano kaya ang mga bagay na iyon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya naligtas at magaling. Ang sabi pa dito, datapot nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kaniyang ama at siya'y namanhik sa kaniya. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kaniyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. Pansinin niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang naging reaction o naging ugali ng panganay na ito. Dumating sa punto na siya po ay nagselos. Hindi, pansinin po natin, di ba dapat kapag ang iyong kapatid o yung minamahal mo sa buhay ay nawala sa landas at na lumayo sa ating pamilya, dapat kapag ito'y manumbalik, dapat tayo po'y maging masaya. Pero ito pong panganay na po na ito mga kapatid ay hindi po siya naging masaya. Nainis at nagalit pa siya na bakit dumating pa ang kanyang kapatid. Ang sabi pa niya ay instead na kapatid, ang kanyang sasabihin, ang sinabi pa niya ay itong anak mo. Parang itinuring niya na hindi niya kapatid yung kanyang ay yung alibughang anak, yung bunso. Parang inisip niya na itong anak mo. 'Di ba kapag tayo po minsan ay galit, lalo na yung mga nanay at tatay, kapag naiinis sila sa anak nila, ito nga anak mo, anuin mo nga ito. Ang kulit-kulit. 'Di ba po madalas na napapakinggan natin, nakakalimutan ng mga nanay o tatay na anak din pala nila. Kasi nawawala po yung pag-ibig kapag ang isang tao po ay nagagalit. Dumating sa punto na sinumbatan niya ang kanyang ama. Sabi niya, 'Di ba? Ako, ilang taon na akong naglingkod sa iyo, naging matapat naman ako sa iyo. 'Di ba? Ang inisip ng panganay na ito ay inisip niya na siya'y naglilingkod sa kanyang ama. Inisip niya na para bang siya ay naglilingkod na kagaya ng alipin at nakalimutan niya na siya pala'y anak ng kanyang ama. Pero ano po kaya ang sagot ng kanyang ama sa kanya? Ito po ang huling talata. Ang sabi to, Lucas 15 may talatang 31-32. Ganito po ang sagot ng kanyang ama. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin. Diba pansinin po natin mga kapatid, mga kaibigan, kanina ang sumbat ng panganay, ang sabi niya, itong anak mo, para bang ang dating ay hindi rin siya anak ng kanyang ama? Pero ang sagot ng ama ay, at sinabi niya sa kanya, ang address sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Kasi para bang nagbilang itong panganay na napakarami naman ang kanyang nagawa na paglilingkod sa kanyang ama, eh bakit itong bunso ay naglustay na nga ng kanyang pera, ng kanyang mga ari-arian at nung ito'y umalis at nung bumalik ay tinanggap pa rin. Kaya sabi dito ng sabi pa, pero ang sabi ng tatay ay datapwat karapat dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito
at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Ano po ba ang nais na mensahe po sa atin ng Diyos sa mga oras nito? Minsan ba ay marami ka ng paglilingkod na ginagawa sa Panginoon? Ilang taon ka na naging tapat sa Diyos? Ilang taon ka na gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos? Nung ikaw ay tumanggap sa Diyos, ilang taon ka na ngayon? Alam niyo po, naalala ko nung aking tinanggap ang Panginoon sa pamagitan ng bautismo, ako po ay nabautismuhan noong January 16, 2010. At ngayon po ay ako po ay 10 years na sa pagtanggap ko sa Panginoon bilang aking tagapagligtas. Pero dumating po sa punto ng aking buhay, mga kapatid, kahit minsan ay nakakahiyang aminin, marami akong ginawang mga paglilingkod. Nagba-Bible study, nananalangin, nagsisermon, lahat ng ginagawa ko. Pero dumating sa punto po, mga kapatid, para bang bigla akong napagod. Alam niyo po kung anong dahilan? Kasi dumating sa punto na bakit yung mga ano, bakit yung mga tao na maraming ginagawa, maraming mga pagkakasala, bakit pinapatawad pa rin ng Diyos? Bakit ako parang hindi naman? Ilang beses na ako naglilingkod sa Diyos? Ilang mga bagay na ang ginagawa ko? Nagpapakapagod ako, nagpapakahirap ako, minsan wala nang makain, minsan ang sa sobrang init ng araw ay nasusunog ang aking balat. Pero yung iba, bakit wala namang ginagawa? Dumating sa punto ng buhay ko, mga kapatid, para bang aking sinusumbatan ang Diyos? Bakit yung iba ay hindi naman naglilingkod? Bakit kailangan pang iligtas yan? Ayaw naman nilang tumanggap, bakit? Huwag na lang iligtas yan. Pero dumating sa punto, mga kapatid, na-realize ko, ang ugali ko noon ay parang ugali ng panganay na anak. Na minsan, ang punto po dito, mga kapatid, ano ba ang iniisip mo? Itinuturing mo ba ang iyong sarili bilang alipin ng Diyos? Lingkod ka lang ba ng Diyos? O anak ka ng Diyos? Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po dito, kung ating mapapansin sa talatang 32, na ipinapakita na ito po ay ang sagot ng Ama, mga kapatid, ang sabi dito, datapat, karapat dapat, magkatuwa at magsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito, at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Ipinapakita, mga kapatid, kung sa huling talata, kung ating mapapansin, walang response ang panganay. Ang sabi po ng isang manunulat na ang pangalan po ay Ellen G. White, ang sabi niya na kaya pala ay wala pong response ang panganay na ito sapagkat ito po ay sumisimbolo, ang magiging response po ay sa panahon po natin ngayon. Ngayon, naglilingkod ka, naglilingkod ako sa Panginoon. Nananalangin ka. Ang tanong, bakit ka nananalangin? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagmi-ministry? Dahil lang ba para matuwa sa iyo ang Diyos? O dahil naglilingkod ka dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at nararamdaman mo kung ano ang nasa puso ni Jesus, kaya mo ito ginagawa. Kaya ang mensahe po, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga oras na ito, ipinapaalala sa natin, ng Diyos sa atin, na kung ano ba ang nasa puso ni Jesus. Ang nasa puso ni Jesus, mga kapatid, ay una, hanapin ang nawala. Pangalawa, manumbalik. Pangatlo, alamin po natin kung ano po yung paglilingkod natin. Tinuturing ba natin ang ating sarili na bilang mga alipin o bilang anak ng Diyos? Nawa po sa mga oras nito ay alalahanin natin ang Diyos dahil sa kanyang pagmamahal, willing siyang isakripisyo ang kanyang buhay. Willing po siya na isakripisyo ang kanyang pong kaharian, alang-alang lamang po sa inyo. Kung ikaw man ay nawala, kung ikaw man minsan ay nadapa, matuto po tayong bumangon, hindi dahil sa ating sarili,
kundi bumangon na kasama ng Panginoon at lumakad panumbalik sa Kanya. Nawa po sa mensahe po na ating napakinggan, ay nawa po ipagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon po ay ating pong pakinggan ang ating pong kapatid na siya pong magbibigay po ng mensahe ng awit at namnamin po natin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako'y mabibigyang pansin ang taong tulad ko. Dapat mahalin ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagala kang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling.
ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Kagaya nga po ng sinasabi po ng awit na ang Diyos ay mahal niya po tayo. Ang Diyos ay dapat natin po siyang pasalamatan sapagkat dahil po sa Kanya at sa lahat ng ating mga kasalanan ay tayo Kanya pong pinatawad. Bago tayo po yumuko para po sa panalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat Panginoon sapagkat kami po ay mga tupang nawaglit sa inyo pong kawan, na inyo po kaming hinanap at nasumpungan at ipinamnumbalik niyo po kami sa inyo pong kawan. Maraming salamat o Diyos sapagkat dumating po sa aming buhay na parang akala po namin na kami po ay naglilingkod, ngunit ang aming puso ay napakalayo sa iyo. Ngunit kayo po ay tumawag muli sa amin at aming naalaman na kami po ay nagkasala. At turuan niyo nawa kami o Diyos na magsisi at manumbalik muli sa inyo. Maraming salamat o Diyos sapagkat kahit sa kabila na kami po ay hindi karapat-dapat na tawagin inyong mga anak, ay ibinigay niyo pa rin po ang inyong bugtong na anak upang maglinis na aming mga kasalanan, upang kami po ay tawagin bilang mga anak ng Diyos at kami po inyong hinandaan ng tahanan nandoon sa langit. Aming dalangin, Panginoon, nawa po sa oras na ito, anuman po ang aming mga nagawang kasalanan mula noon hanggang ngayon, aming dalangin, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Turuan niyo po kami na magsisi at manumbalik at gamitin para po ang mga taong mga naligaw ng landas ay maibalik loob po sa inyo. Ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.